Tayo na po ang lahat. Nang Fatima, kami dumudulog sa iyong awat alinggog at napakukulong ituro mo ng mahal, matuwid na daan, lagi kaming magdarasal ng rosaryo mong mahal. Sa ngalan ng Ama at ang Anak at ang Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumayo rin. Mga kapatid, ngayong kapistahan ng Mahal na Birhen ng Fatima, tayo ay kanyang sinasamahan upang tayo ay muling magtiwala hindi lamang sa kakayanan ng Diyos, kundi sa pag-ibig at awa ng Diyos. Kaya upang maging karapat, dapat pa tayong tumanggap ng mga bagong biyaya at himala ng Diyos sa misang ito. Tumahimik po muna tayong sandali. At nang may kababaang loob kasama ni Maria, humingi po tayo ng awa at patawad sa Diyos sa lahat ng inisip at ginawa nating kasalanan. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapaganyayang mga makasalanay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin po tayo. Ama naming makapangyarihan, niloob mong lumigaya ang buong mundo sa pagkabuhay ng iyong anak na Panginoon naming Hesukristo. Alang-alang kay Mariyang Birheng Ina ng Diyos, ipagkaloob mong makamtam namin ang galak ng buhay na di matatapos. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon, nagpunta si Pablo sa Derbe at Listra. At may isang alagad doon na ang pangalay Timoteo, anak ng isang mananampalatayang Hodea at isang Griego. Pinatunayan ng mga kapatid sa Listra at sa Iconio na mabuting tao si Timoteo. Ibig isama ni Pablo si Timoteo, kaya't tinuli niya ito sapagkat alam ng mga Hudyo sa lungsod na iyon na Griego ang kanyang ama. Sa bawat lungsod na kanilang dinalaw, ay ipinaalam nila sa mga kapatid ang pasya ng mga apostol at matatanda sa Jerusalem at iniutos na sundin iyon. Kaya't
Tumibay sa pananampalataya ang mga kaanib ng bawat simbahan at dumami ang bilang ng mga alagad araw-araw. Naglakbay sina Pablo sa lupain ng Phrygia at Galacia sapagkat sinansala sila ng Espiritu Santo na mangaral sa Asia. Pagdating sa hangganan ng Misya, ibig sana nilang pumasok sa Bitanya, subalit hindi sila pinahintulutan ng Espiritu ni Jesus. Kaya't bumagtas sila ng Misya at nagtungo sa Troas. Kinagabihan, nagkaroon si Pablo ng isang pangitain. May isang lalaking taga Macedonia nakatayo at namamanhik sa kanya. Tumawid po kayo rito sa Macedonia at tulungan ninyo kami. Pagkatapos ng pangitaing ito, gumaya kami agad sapagkat natanto naming kami tinatawag ng Diyos upang ipangaral sa Macedonia ang mabuting balita. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Purihin ang lahat ang Diyos. Parangalan siyang malugod. Purihin ang lahat ang Diyos. Parangalan siyang malugod. Umawit sa kagalakan ang lahat ng mga bansa. Panginooy papurihan, paglingkuran siyang kusa. Lumapit sa harap niya at umawit na may tuwa. Purihin ng lahat ang Diyos, parangalan siyang malugod. Ang Panginooy ating Diyos, ito'y dapat malaman. Tayo'y Kanya, Kanyang lahat. Tayong lahat na nilalang, lahat tayo'y bayan niya, kabilang sa kanyang kawan. Purihin ng lahat ang Diyos, parangalan siyang malugod. Mabuti ang Panginoon, pag-ibig niya'y walang hanggan. Siya'y Diyos na mabutit, laging tapat kailanman. Purihin ng lahat ang Diyos, parangalan siyang malugod. Magsitayo na po ang lahat. Alleluia. Alleluia. Kayong kay Kristo na buhay ay sa langit nakalaan upang kay Kristo pumisan. Alleluia. 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 Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Kung napopuot sa inyo ang sanlibutan, dapat ninyong malamang napuot na ito sa akin bago pa sa inyo. Kung kayo ay sa sanlibutan, iibigin kayo nito bilang kanya. Ngunit, yamang hindi kayo sa sanlibutan,
kundi pinili ko kayo mula rito, ito'y napopuot sa inyo. Alalahanin ninyo ang sinabi ko sa inyo, walang aliping higit kaysa kanyang Panginoon. Kung ako'y inusig nila, uusigin din nila kayo. Kung tinupad nila ang aking salita, tutuparin din nila ang salita ninyo. Ngunit, ang lahat ng ito'y gagawin nila sa inyo dahil sa akin, sapagkat hindi nila nakikilala ang nagsugo sa akin. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiyo po muna po ang lahat. Good afternoon po sa inyong lahat. At mga kapatid, kagaya po ng aking nasabi sa simula ng misa, ngayon po ay May 13 at ipinagdiriwang po natin ng buong Santa Iglesia, ng buong simbahan, ang kapistahan ng isa sa mga aparisyon na kilalang kilala natin, ang unang aparisyon ng Mahal na Birhen ng Fatima. Palakpakan natin ang ating mahal na ina, isang malakas na papuri, pasasalamat sa ating mahal na ina. Bakit tayo nagpapasalamat sa ating mahal na ina? Sapagkat ang kanyang bawat pagpapakita, hindi lang sa Fatima, ang kanyang bawat pagpapakita ay naghahatid sa mundo ng isang mahalaga, ng isang dakilang mensahe. Ang kapistahan pong ito ay ang unang pagpapakita sapagkat May 13, 1917. Yan ang unang aparisyon ng Fatima. Ilang beses? 6 na buwan. Sa loob ng 6 na buwan, tuwing 13 ng buwan, nagpakita ang mahal na ina sa 3 batang pastol. Sa Fatima, Portugal, Lucia, Jacinta, Francisco. At merong daladalang mabuting balita ang mahal na ina. Kapag nagpapakita ang ating mahal na ina, nagpapakita ito hindi para takutin tayo lamang. Kaya magandang tanungin natin ang sarili natin. Ikaw ba kapag ikaw ay nagpapakita at nakikita ng mga tao, ano ba ang nararamdaman nila? Kapag ba dumarating ka, may daladala kang pag-asa, may daladala kang pag-ibig, may daladala kang kapayapaan? Ano ang dala ni Maria sa 3 bata? Mensahe ng pag-asa. Wakas ng digmaan sa mundo. Ito ang unang sinasabi ni Maria. Pwedeng matapos ang digmaan. Ha? Ang ganda nun, doon natin unang tignan. Ano ang daladala ni Maria? Pag-asa. Maaayos pa ang mundong ito. Matatapos pa rin ang galit, ang pag-aaway-away. Sana nga ano, pag tayo dumadating sa buhay ng ibang tao, hindi tayo dumadagdag sa pag-aaway-away nila. Hindi ka ba napapagod? Hindi ka ba nagsasawa? Yun na lang ang role mo sa buhay. Tagapalaki ng apoy ng galit ng iba. Hindi ka ba nanghihinayang sa buhay na meron ka pa para gamitin mo lang sa mali, sa masama? Sayang. Kaya sana kagaya ni Maria, kapag tayo ay dumarating sa buhay ng ibang tao, nagdadala tayo ng magandang balita na yes, hindi perpekto ang pamilya natin, pero pwede pa, maayos pa, maitatama pa. Yun ang daladala ni Maria. Pero papaano daw matatapos ang digmaan? 3 bagay. Una, sabi ng mahal na ina doon sa mga bata, pagsisihan ng kasalanan.
Pangalawa, talikuran ng kasalanan. Hindi pwedeng pinagsisihan mo lang, pero ginagawa mo ulit. Ngayong araw, mangungumpisal ka. Pero paglabas pa lang, ready kang ulitin ulit yung kinumpisal mo kanina. Hindi pwede. Pagsisihan, talikuran. Yung pangatlo, ano ang pangatlong instrumento? Ito yung pinakamakapangyarihan. Sabi ni Maria, pray the rosary. Magdasal kayo ng Santo Rosario. Kaya ano ang sabi ni Maria? Tinanong siya ng tatlong bata, sino ka? I am the Lady of the Rosary. Ang mahal na birhen ng Santo Rosario. Ibinigay ng mahal na ina ang Rosario. Dasalin ninyo, matatapos ang digmaan sa mundo. Baka sabihin niyo, Father, eh bakit yung mga sundalo, kinukwintas pa, namatay pa rin? Eh bakit doon sa mga nagdidigmaan, may rosaryo, gera pa rin ang gera? Akala ko ba pag binigay ang rosaryo, matatapos ito? Baka nakakalimutan natin. Ang binigay ni Maria, hindi lang yung bagay. Hindi lang yung sinusuot mo, kinukwintas mo, pinoporselas mo, sinisingsing mo, dinidisplay mo. Tandaan natin, ang rosaryo ay walang iba kundi ang buhay ng Poong Nazareno. Ang buhay ni Kristo. Kaya nung sinabi ni Maria sa tatlong bata, pray the rosary upang magkaroon ng kapayapaan sa mundo. Ito yung sinasabi ni Maria. Isabuhay ninyo ang buhay ng anak ko. Gayahin ninyo ang buhay ng aking anak, hindi malayong matapos ang digmaan sa mundo. Hindi imposibleng magkaroon ng kapayapaan sa mundo. Kaya nga sabi sa ating ebanghelyo ni Kristo, huwag kayong mag-alala. Kung kayo man ay nakakaranas ng hirap ngayon, kung kayo man ay kinapopuotan ng iba, huwag niyong kalilimutan. Pag pinagmasdan ninyo ang imahen ng Poong Nazareno, sugatan, duguan, pero hindi natapos sa kasamaan ng tao. Sapagkat siya ay lumaban ng tama, ng patas, ng mabuti. At yun ang susundan natin para matapos ang gera sa pamilya, sa inyong samahan, sa bansang ito at sa buong mundo. Kung tayo ay pare-parehong matututong lumaban sa buhay ng patas ng mabuti. Kaya sa pagkapatuloy na misa natin, mga kapatid, huwag tayong uuwi nang hindi tayo humihingi ng tulong kay Maria. Tulungan mo kami na maibalik ang kapayapaan sa aking buhay, sa inyong mag-asawa, sa inyong magnanay, magtatay, sa inyong magkakapatid, sa inyong magkakatrabaho. Pero huwag kalilimutan ang sabi ni St. John Paul II, there is no peace without forgiveness. Walang kapayapaan kung walang kapatawaran. Araw-araw, sa tulong ni Maria, hindi imposible na matapos ang digmaan at maghari pa rin ang kapayapaan. Amen. Magsitayo na po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, inihandog sa atin ng Diyos ang kapayapaan ng pakikipagkasundo sa pamamagitan ni Jesus, ang anak ni Maria. Ipanalangin natin na manatili sa atin ang kapayapaan. Ang ating pong itutugon, Diyos ng kapayapaan, basbasan mo kami. Diyos ng kapayapaan,
Basbasan mo kami. Ang mga pinuno ng simbahan sa ilalim ng pagtangkilik ng Birhen ng Fatima naway higit na mailapit ang bayan ng Diyos kay Kristo at sa isa't isa. Manalangin tayo. Diyos ng kapayapaan, basbasan mo kami. Ang mga pinuno ng buong mundo naway patnubayan ni Maria ang Birhen ng Fatima sa kanilang pagsisikap na magkaroon ng pangmatagalang kapayapaan ang mga bansa. Manalangin tayo. Diyos ng kapayapaan, basbasan mo kami. Ang mga Kristiyanong pamayanan naway magsikap na makamit ang kapayapaan ni Kristo sa pamamagitan ng pagpapakita ng pagmamahal at malasakit sa isa't isa. Manalangin tayo. Diyos ng kapayapaan, basbasan mo kami. Ang mga nagdurusa sa mga espiritual o pisikal na kahinaan naway kahabagan ni Maria. Manalangin tayo. Diyos ng kapayapaan, basbasan mo kami. Tayo naway lukuban ng kapangyarihan ng banal na Espiritu upang makita sa ating mundo ang handog ng kapayapaan. Manalangin tayo. Diyos ng kapayapaan, basbasan mo kami. Tahimik po nating ipagdasal ang iba pa nating personal na kahilingan. Ipagdasal po natin ang mga kababayan nating biktima ng iba't ibang kalamidad, trahedya, ang mga may sakit at mga nag-aalaga sa mga may sakit, ang mga bilanggo at katutubo, ang mga kapatid nating walang tirahan at maayos na makain araw-araw, ang lahat ng mga nanay sa ating pamilya, ang mga nanay na napapabayaan, nasasaktan, nakakalimutan na ng kanilang pamilya. Ama naming maawain, nalalaman namin na nagmumula sa iyo ang lahat ng mabubuting bagay. Ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan sa tulong ng makapangyarihang pamamagitan ni Maria. Hinihiling namin ito sa pangalan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Alay na ito ang tinapay na nagmula sa pagpapala mo. At ang dapin ang alak na ito Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan.
Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, sa aming paghahain, ngayong ang mahal na Birhey ginugunita, kami humihiling na kami ay matulungan nawa ng iyong nagkatawang taong anak na naghain ng sarili sa krus na dambana at ngayon nabubuhay kasama mo at ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga pong marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayong pinararangalan ang mahal na Birheng Maria. Bukod mong pinagpala sa babaeng lahat, ang mahal na Birheng totoong mapalad na iyong piniling maging ina ng iyong anak nung isugo mo siya bilang aming Mesiyas. Sa kapangyarihan ng Espiritung Banal, ang Birheng Maria ay naging inang tunay ng iyong anak na kanyang isinilang bilang liwanag nitong sandibutan. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos na mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, usana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, usana sa kaitaasan, magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mo pong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatang kanya, pinaghati-hati niya iyon. Iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Magsitayo na po ang lahat. Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa po namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinaalay po namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami po ay nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo po ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo po kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Santo Papa, ni Jose na aming Arsobispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin po
ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Tahimik nating ipagdasal ang mga kaluluwa ng mga yuk na mayapang nanay sa ating pamilya. Kaawaan mo po sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ang mahal na Birhen ng Fatima, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol, San Juan Bautista, Padre Pio, Mother Teresa ng Calcutta, at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesu Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. 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 Bilang mga anak ng ating maawaing Ama sa langit, buong tiwala nating dasalin ang panalangin turo ni Kristo. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo, mapasaamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling po namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan niyo po ang aming pananampalataya at huwag ang marami at paulit-ulit naming pagkakasala. Pagkalooban mo po kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng ating Panginoon ay laging sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Sa tulong ni Maria, araw-araw, maniwala at magtiwala na may darating pa ring biyaya at mangyayaring himala. Magbigayan po tayo ngayon ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you po. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Masdan ninyo ang ating Poong Jesus Nazareno, ang anak ni Maria. Siya ang tunay na magpapagaling sa iyo, ang tunay na magliligtas sa iyo,
Ang Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, mapapalad po tayong lahat na inaanyayahan sa Kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pare o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pare o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Namin sambitin
bawat naming awitin ay awit ng pagsuyo. Mga paalala sa mga nagsisimba, pinapalalahanan ang lahat na huwag maging kampante sa banta ng COVID-19. Pagkos, dapat natin ipagpatuloy ang tamang pagsunod sa minimum public health standards, ang pagsusuot ng tamang face mask. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar at tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor ng Itim na Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin po tayo. Ama naming mapagmahal, pagtibayin mo ang aming kalooban, ang aming pinagsaluhang pananda ng pananampalatayang tunay, ang pinaninindigan naming Diyos na totoo at taong totoo, na ipinagdalang tao ni Maria sa kanyang sinapupunan, ay siya nawang magpaging dapat na kami sumapit sa kaligayahan ng walang maliw na buhay, sa bisa ng kanyang nagliligtas na pakikinabang sa pamamagitan niya, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Muli ang ating simbahan ng Quiapo ay nagpapasalamat hindi lang po sa pagsisimba ninyo, kundi sa mga ibinigay at ibibigay pa po ninyong mga tulong donasyon para sa mga gawain at programa ng ating simbahan. Lalo na po yung ating mga binibigay na donasyon kaninang umaga, tayo po ay nagbigay ng simpleng grocery sa mga ilang senior citizens na miyembro ng ating komunidad. At yan po ay pagpapatuloy pa po natin. At hindi lamang po ngayon yan, hindi lang kapag may bagyo, sa iba't ibang mga diocese, simbahan, dito sa Maynila at sa labas ng Maynila, ang inyo pong mga tulong ay umaabot. Ang mga bigas, noodles, delata, kape, tubig, lalo na po kapag Huwebes ng umaga, yung ating iThursday feeding program. Nung Huwebes, 219 na mga homeless ang ating natulungan. Salamat po sa kabila ng inyong mga sariling pangangailangan at kakulangan. Pinipili nyo pa rin gumawa ng kabutihan. Ang Diyos na po ang magbigay ng sapat at dapat na gantimpala sa inyong kabutihan. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Yumuko po kayo habang ginagawad ang pagbabasbas. Mahal na pong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtamnawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga dala-dala nilang imahen at dasalan sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalaala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ay kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. Naway pagpalain at ingatan ang inyong pamilya ng ating mapagbigay na Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang ating pagdiriwang, humayo kayong taglay ang kapayapaan ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos! Bye.
Padre Jesus, Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus, Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisan ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka na amin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka na amin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka na amin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka na amin.